Ako po si Mayra Valde na nakatira dito sa Payatas, Quezon City. Ang kakaiba sa Payatas sa ibang lugar, ano, hindi sila nahihirapan. Sagana sila sa ano, pagkain, tapos sagana sila sa mga ano ng mga bata, sa mga katulad ng mga financial nila. Lahat ng kahirapan nandito na. Nang una, nahihirapan yung mga magulang. Paano nila mabibigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak nila. Tapos, kung paano nila mapapag-aral. Saan nila kukunin yung pangailangan nila sa loob ng bahay nila, katulad ng pagkain nila. Tapos, pambili ng mga damit ng mga anak nila. Yun ang kailangan ng magulang dito sa Payatas kes kumpara sa ibang lugar. Iba dito sa Payatas, lahat ng hirap nandirito na, katulad ng nagsara na yung dam side. Wala na silang ano, hanap buhay. Hindi nila alam kung saan na sila, saan nila kukunin yung mga pangangailangan ng mga anak nila. Tapos mga pambili nilang pagkain sa araw-araw. Siyempre, importante yun. Lalo na pag marami yung mga anak. Yun. Ako po si Robilyn Monsanto. Nakatira po ako sa Payatas. Kakaiba po sa Payatas, una po, yung sa pasilidad po, hindi po masyadong organisado. At saka kulang po sa palikuran. Pero po, marami po tayong sa hanap buhay po, hindi po tayo mahihirapan. Tulad po ng mga recycle na plastic. Naalala ko po nung elementary ako, may organization po na nagre-recycle po ng plastic, ginagawa po nilang parol, tapos ginagawa rin po nilang wallet. Tapos sinuturuan po nila yung mga paaralan dito para po yung mga bata magawa po nila yun. Yun lang. Ako nga pala si Joanne Otagan, nakatira sa Payatas ng mahigit 22 taon. Meron sa Payatas na wala sa iba. Ang Payatas kasi, nagsimula yung Payatas na mag-low kasi nag-landslide yung Payatas. Dito nag-umpisa yung mga NGOs na tumutulong, kagaya ng Fairplay, na kagaya sa amin, mga magulang. Maraming mga sponsors, mga para tumulong sa mga bata o sa mga naninirahan sa Payatas. Simula nung nag-landslide yung Payatas, dito talaga, kumbaga, nakilala ng husto yung Payatas. Maraming nagbibigay ng mga donation, ng mga food para dun sa lahat ng naninirahan sa Payatas.